maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ako upang magbigay komento sa kung ano ang nag-iimplikasyon ng Korean pop culture invasion sa kalagayan ng kultura ng bansa. Ang Korean pop culture ay mituturing na kapitalismo sapagkat pinamumunuan ito ng mga kapitalistang Koreano. Sapagkat pinagkakakitaan nila ang mga taong patuloy na tumatangkilik sa kanilang likhang kultura. Kanilang ginagamit ang kanilang sikat na boy and girl band group upang maendorso ang kanilang ginawang kultura at nang sa ganon, mas yumaman ang kanilang ekonomiya. At sa pamamagitan ng kanilang grupong pinapasikat, ay kasabay nito ang pag-iendorso ng kanilang produkto. Isang halimbawa na dito ay ang produktong ginagamit sa mukha. Ikalawa ay ang produktong pagkain. Isang halimbawa na nito ay ang Samgyup at Samyang na naging patok sa ating mga Pilipino. Dulot ito ng patuloy na pagtangkilik ng mga Pilipino at panonood ng Korean nobela o mas kilala bilang K-drama. At sa patuloy na pagtangkilik at panghikayat ng mga Pilipino, natangkilikin din ang kulturang Koreano. Papaano na lamang ang kulturang atin? Papaano na lamang ang kulturang pinagyaman at pinaghirapan ng ating mga bayani? At masakit man ang katotohanan dulot ng pagtangkilik ng ilang Pilipino sa kulturang Koreano, tila nagiging lower class ang ilang mga Pilipino sapagkat sa kung ano ang ilabas ng Korea ay patuloy na tinatangkilik o sinusunod ng ilang mga Pilipino. Isang magandang halimbawa dito ay ang isa sa mga palabas sa Jessica Soho na kitang kita ang pagkahumaling ng ilang kabataang Pilipino sa kultura ng mga Koreano na nagdudulot ng negatibong implikasyon na hindi na naaangkop. At bilang isang kabataang Pilipino, meron itong negatibong implikasyon na pinakamasakit na implikasyon na dulot ng Korean pop culture invasion sa ating bansa. Isa na dito ay ang pagpapatupad ng CHED na tanggalin ang panitikan sa kolehiyo at palitan ng kulturang Koreano. Na tila nakakaloko at nakakawindang sapagkat ang ilang mga Pilipino mismo ang nagbaliwala sa ginumang pagsasakripisyo ng ating bayani. Na tila ba tayo mismo ang nagpapasakop sa kanilang kultura. Hindi na tinatangkilik o hindi na sinusuportahan ang produktong lokal. Mas ninanais na nilang puntahan ang ibang bansa kaysa libutin ang magagandang tanawin, magagandang kabundukan at magaganda at malilinis na karagatan ng ating bansa. Ay ang komento kong ito ay maging aral at atin ng pagtuunan ng pansin ang kulturang atin at ating pagyamanin, payabungin at ipagmalaki ang kulturang Pilipinas. At magbalik loob na tayo sa ating kultura at bigyang saysay ang likha ng ating mga bayani. At muli, maraming salamat sa panonood. Paalam!